natatandaan nyo na last year ka namin na Vince, no? Nag-guest dito. Yes, last year. Oo. Buti pa na ulit, no? Oo naman. Oo. Bakit naman hindi. Hindi lalo na... Hindi na babago yung taste nyo. Maganda pa din. Yun, nabago ang aming ano, habahay. Kita mo naman, diba? Si Mr. Vinci Glodove. Glodove. Tunog Italian, no? Yun nga po, half po kasi ako. Wow. Half, half Filipino, half amazing. Marami sa inyo mga nakakilala sa kanya na mga abay. Nako, lalo na kung pag-uusapan yung mga magagandang mga salita na mga tipong... kung ayaw magsimula. Mas gawin mo lang, parang gano'n. Oo, parang gawin mo lang. Yan mga tipong ganyan. Pero, love coach din to. Babae. O kaya ito, magandang topic to. Mapagmahal problems and solution. Yes, ma'am. May kinalaman ba yan doon sa... nasa libro. Oo, libro mo. Somehow po. Nasa na ba yung libro? This is my book po. Yeah, sige, sige. Pakita natin. Pakita natin. Ayan. So, this is my book. My first ever book. Aha. Uh-huh. Tapos meron sinusulat po ako second book, Mapagmahal Problems. So, talaga. Nauna lang. Yung ngayon lang yung topic yung... Oo. Mapagmahal problems. And solution. Dito ko lang siya share yung mga solution. Talaga lang. Alam niya, sarap magmahal. Hindi ba? Sabi ko nga, di ba? Napakaganda na nasasabihan mo yung mahal mo na I love you every day. Yeah. Diba? Pero sabi ko nga po dun sa parang sub-phrase ng libro, hindi mali ang magmahal. Oo. Baka mali ka lang ng minahal. Oo. O kaya naghanap ka ng tamang tao. Ang lalim po nung ugot niya. Sige. O kaya naman naghanap ka ng tamang tao, pero ang tanong, ikaw ba yung tamang tao? Oo. Yes. Diba? Or being busy looking for the right one. Oo. Pero are you the right one? You beget who you are. Ito. Yes. O tama. Sige. Dahil ikaw naman ang inspirational speaker. Inspire at, mo kami. Love coach. Sige, simulan na natin. Paano ba na gusto mo simulan tong ating pag-uusap ngayon? Siguro. Sa mga problems mo na. Oo, mga problema ng mga... Kasi parang sinabi sa akin ni Miss Diane. Paano daw yung... Paano daw magkaka-girlfriend yung mga lalaki this year? Ganon! Di na ba panliligo? Problema ba yun? So preparation to actually for February. Sige! Pero... Bakit? Mahirap ba na magkaroon ng... Bayitek ka lang saglit ha. Tignan mo yung mga OJT natin sa sa likod ng cam na kumikislap yung mga kanila. And for sure, yung mga nanonood sa atin, ganun din. Tutok na tutok. Share lang sa kanila. Tandaan nyo, ang panliligo parang assignment. Ginagawa sa bahay, hindi sa eskwela. Wow! Magugulo pa rin sila. Bagong batch, pero magugulo. Sige. Paano ba, sige, kung ikaw, sa iyo, paano ba dapat piliin? Dapat ba pinipili talaga yung iyong mamahalin? Yeah, if there's anything that you could do, piliin mo yung... Parang ganito kasi, hindi na natin napipili yung pamilyang gusto natin. Pero pwede tayong mamili ng kaibigan tsaka taong mamahalin natin. So one of the failures ng mga lalaki or anyone in a relationship, nakakalimutan yung simpleng value ng friendship, which is the good foundation ng every relationship. Kasi darating sa time pag nagmahal, ang first step na yun, be friend with someone. If you want them to be your lover, ang foundation nyo dapat hindi friendship, hindi kilig. Kasi kilig is just an emotion, temporary. Minsan kasi parang... It fades, no? Yeah. Diba, na-inlove ka lang sa profile picture niya, di ba? Yung 300 likes. Totoo ba yun, ano, Vince, na kapag yung daw kilig only lasts for parang 18 months, 1.5 years, and then after that, it's up to you to decide whether you're going to continue to love that person or tatapusin mo na? Maaari. Totoo. Kasi ang loving is not an emotion. It's a decision. Okay. If you say, I love you to that person, hindi lang yung maganda, yung gusto mo, pati acceptance ng mga hindi mo gusto. Hindi, totoo yun. Totoo yun. Oo, kaya nga, eto, maisingit ko lang. Kikiling sila. Eto, maisingit ko lang. Sa totoo lang, ha, eto, nagmamahal tayo. Nagkataon na yung lalaking yan, pasensya na, ha. Eto, naninigarilyo. Yes. Diba nga, ganon. Sasabihin mo, pag naging mag-asawa kami,
patitigilin ko siya sa paninigarilyo. Hindi ganun, hindi ganun. Hindi ba? Bakit kanin nalayo ng hugot ninyo? Example lang naman yun. Oo, eh, yung asawa kaya ganun eh. Just want to share lang. One of, parang kung bakit din ko nagawa to mag-share. Kasi I was engaged before. Parang papakasal na dapat ako. Oh, okay. Tapos hindi natuloy. Oh. Okay. So parang, ay, yung ba, yung mga youth nagtatanong sa akin, paano ba mag-move on? Oh, oh. Sabi ko, sikaw nag-break lang ng girlfriend mo, boyfriend mo. Rebound, ganun? Hindi, parang hirap na hirap ka na. Okay. Ako sabi ko, ako, yung babaeng nag-ipon na ako, nagtrabaho ng maayos, tapos mawawala din. So, I think, hindi problema ang pag-move on. Ang problema yung mag-desisyon ka na mag-move on na. Talaga? So, how were you able to do it? Una, tumalon ulit from other top. Anyway, how to move on, you decide. You decide na you'll be moving on. Tapos, you set new goals. Mm-hmm. Tapos, you still believe in love. Wow. Not now. Uh-oh. But soon. Kadalasan problema ng mga babae, hinahanap si Mr. Right now. Mm-hmm. Hindi si Mr. Right. Oh, kung sino plus, available lang yes. During that moment. Okay, kinikilig ko lang. Sige, oo. Tapos, nakita na sila si Mr. Right, pero hindi pa sila yung right person dun sa para sa tao. So, the process of moving okay. on. Di ba sabi ko, number two is you make set goals para sa sarili mo. So, para mag-fit ka dun. Kasi minsan, nangyari sa akin, gustong-gusto ko yung babae. Mm-mm. Actually, she is parang mga... parang binibining something, mga ganun. Tapos nakita ko, parang sabi ko, parang medyo beauty queen sa lugar namin. Kaya lang, hindi ako yung hindi pa ready. So parang nawala. Hindi ka pero pa si Mr. Right, hindi pa ako short. Si Mr. Right. Okay. Yun, parang ganun. Siguro mas marami yung failed relationship kumpara sa mga success. Pero yun, share ko mamaya yung... Pero itong mga failed relationship mong to, nakatulong sa'yo to, well, to make you a better person. Yes. Definitely. Yun naman yung dapat talaga eh. Diba na parang hindi mawawala yung sarili mo dahil nawala yung taong minahal mo or minamahal mo. Paano masasabi na siya na nga si Mr. Right? Paano masabi si Mr. Right? Unang-una, pag wala ka na sa magulang mo. Mahirap mag-inlove pag nakatira ka pa rin sa magulang mo. Bakit? Kasi unang-una, hindi mo... Ang hirap maglaba, ang hirap magluto, ang hirap umalansya. Tsaka yung pang-date mo, hingin mo sa baon. Sabi, mami, padagdag naman ng allowance kasi hindi date ako. Hindi siya manly enough. So, sex, sunod na yung second, di ba, una, be friends with someone. Para magustuhan ka ng tao, be a man with ambition, with direction. Kasi kadalasan, ito tinanong sa akin, one of the chapters of my book, yung... destiny versus destination. Maraming naniniwala sa destiny, siya na ba yung destiny ko? Kung siya yung destiny mo, tas wala kang destination, yung relationship niyo walang pupuntahan. True. No, true yun. Kasi parang ikaw ba, sasama ka sa isang tao na walang direction? So dapat in sync yung outlook niyo in life? Yeah, somehow, as much as possible. Okay, so like, parang nag-jive. Yeah. Okay. Mm-hmm. Oh, sige. Nalalaliman niya ata sila. Eh. Pero ano ba yung karaniwan na problema ng mga nagmamahal? Karaniwan lang yung problema ng nagmamahal, impatience. Hindi ang third party? Kasi minsan... Hindi kasi diba? Sige, palaki natin ha. Well, napupunta. Diba? Parang yung third party mo, ma'am. So because of impatience, nagkakaroon ng third party kasi there was an article na nabasa ko na sabi, parang naglolong daw sa kilig yung mga partners, yung 7-year each. Yeah. Yeah. Tapos parang nangyayari, they are looking for the kilig outside of the relationship instead of bringing back the kilig within the relationship. Is that true? Well, balik tayo ulit sa goal na sinabi ko una. Pag kaibigan mo na isang tao, yung best friend mo, hindi na issue sa'yo yung kilig eh. Mm-hmm. Kasi kaya mo siyang mahalin kahit wala nang kilig. Uh-huh. So balik tayo 7-year age. 7-year age, nangyayari lang yung pag ginusto nyo mag-decide. Pareho. Parang pinarapin. Okay. Tsaka yung sinasabi nyo, bakit impatience? Kasi hindi nasusupply yung needs mo. Humahanap ka sa iba. Mm-mm. Hinihintay mo na, mahalin mo naman ako. That tendency, kasi parang natural sa pagiging tao, yung i-feel yung vacuum, empty space sa puso natin. Totoo. Hanapin natin sa iba. So, ibig sabihin ba nun, Bay, dapat ang gawin is instead of looking outside the relationship, at iniintay mo yung partner mo na gawin yun sa'yo, pwede ba yun na ikaw na lang ang gumawa sa kanya para ma-reciprocate? Or ano ba dapat gawin? Rule of first. Mm-hmm. Parang if you want to give love,
if you want to achieve love or receive love, you give it first. Parang okay. For example, maraming taong naghahanap ng pagmamahal. Okay. Pero hindi nila makikita sa tao. But pag nagbigay ka ng pagmamahal, ang daming tao na willing makatanggap nun. Wow. Alam niyo, maraming pwedeng pag-usapan at pwede tayong kibigin. Kaya lang, kulang tayo sa oras. Mabalik si Vince. Pero ito ang promote sabi para mabasa natin. Ng ating mga yes, social media pa rin yung bago kong book sa nasa bookstores na siya. Oo. And tsaka magkakaroon din ng book launchings. Sa February 14. Ako, bumalik po kung gusto niyo pa. Sige. Oo naman. Tapos yun, tapos sabi niya niya. Yun, yung batiin ko na din. Pwede naman mong bumati. Sige, batiin mo na yung gusto mong batiin. Yung girlfriend ko pala. Oh, hi! May picture yata siya, sabi mo pakita doon. Anong picture niya? Ng kanyang girlfriend talaga. Oh, very proud siya. Sige. Wow. Sasa Diaz. Sasa. Hi, Sasa. There she is. Ayan. Wow. Sasa. Next. Yeah, marami kayong pictures together. Wow naman, ha? So parang sa gantong itsura ko, nakakuha ako ng ganda. Ganda. Ikaw talaga. Ayan. Siguro, no, ang swerte ni Sasa, no? Kasi alam niya. Ako po yung... Wow. Sige, sino pa gusto kong batiin, Benz? Yung... Una yung barbero ko. Doon sa may recto. Sino? Tapos yung Psycho Family. Tapos yung family ko, Dad, Mom, Bien, Biona, tsaka si Voltaire. Uh-huh. Tapos sa lahat po ng yung Clear Men, yung mga... Saan daming makilala eh? Sige! Ayun, maraming sabi. Tapos pala, bilik po kayo ng book. Tapos po pag nakabili kayo, iwala nyo. Tapos bili ulit kayo. Okay, sige. Next time po ulit. Oo. Balik ka ha. Sige. Thank you, Vince. Mga bye. You said